good afternoon. Nandito naman tayo sa port ng Klaipeda, Lithuania. So, medyo mataas-taas na bahagi na ito, kaya malamig na talaga. Pagdating namin dito, yung dagat nagyayelo na, nag-ice na. Kaya naka-experience kami na parang mag-almost blackout kasi wala nang suction yung cooling system namin eh. Kasi nagyayelo na yung dagat pala. Buti na lang sa ilalim, hindi pa. So, sa ngayon, tagdada natin ngayon ang yung abono, yung ammonium nitrite. So, ipasipi sa iyo, yan, ganyan, no? So, suposa ko yung ammonium nitrite, hindi ko lang matansa kung ilang kilo yan per bag. Basta, yun, 6 na bags pala yung ikakarga bawat karga ng crane. Tapos doon, ilalagay doon sa loob ng hudiga namin. So, sa hudiga number 2 yan. Okay? So, maya-maya yung pasasilip ko sa inyo kung paano yan mag-discharge doon sa loob ng hudiga. Paano magkarga doon sa baba. So, sa ngayon, shore crane no, ang gamit nila. So, yan. Yung mga crane natin, relax sila muna sila. Baka sa Africa na sila. Bati na doon kasi parang wala ng shore crane doon, ship's crane. So, ganito pala yung crane dito. Yun, dampuhalang crane talaga. Malakasan talaga yung mga crane nila dito. Although, may katagalan na ito. Matagal na ginamit. May edad na ito. Functionable pa rin. So, dito pala sa baba. Yun, ipasilip ko sa inyo. Yan. Mga tumitulyada. No? Sako-sako yan. So, yun pala yung mga kargada. Kung tingnan mo, yun ang mga ammonium nitrite. Of which, na makonsider natin na dangerous goods ito, ammonium nitrite. So, madali itong mag-spark o magkaroon ng apoy. Pag maanuhan, hindi ko yung fire triangle. Yari talaga. So, ipasit ko yung paano magkarga. O yan, ganyan. So, yan. So, sa loob yan, may dalawang tao, ikakabit nila, what bag, o may kakabitan yan, ng hook. At saka, yan, pag okay na, then, yung anim na sako or bags na yan, akyat na yan. Yan, ganyan na. Kasimple yan. Okay? So, ganito. Dito sa Klaipeda ngayon, no? So, Saturday ngayon, tapos malamig pa, yan. Galing tayo na troubleshoot, may problema talaga sa ilaw namin dito sa emergency lights. Yun pala, may isa lang control doon na switch off sa bridge. Kaya na lang, kita natin sa diagram. Kung wala pa, na, isang araw ko yung susunod rin yung troubleshoot. Okay, so ipagsip ko siya paano magdating sa baba, okay? Okay. Siya nga pala, yan pala, no? So, para ding mga maliliit na mga train yung kinakargahan pala ng mga sako-sakong mga ammonium nitrite. So nakahila yan doon, papunta doon. So iwan ko lang ilang araw kami dito kasi pag umuulan stop operation talaga, bawal magloading ng ammonium nitrite. Abuno yan eh, kahit nasa bag yan, baka mapasukan ng tubig, delikado pa rin yan. Okay, masisira yan. So paano na? Okay. Siya nga pala, sa unahan namin, dami na yung mga bad carrier na nagkagana ito. May call pa rin. Diba? Mabuhangin. So, doon, so malayo na yan. So, dito kami dumaan. Yan. Tapos, yan. May mga makikita naman tayo mga tatarawin dito sa gilid. Yan. Tapos, doon sa banda, sa kanan, may parang parang mga nakadak, hindi naman tayo dry bacteria yan, nakadak lang talaga ang mga ganyan, no? Yung mga maliliit na mga barko pa rin, mga maliliit na yan, no? Of course, so ganyan ang view din dito sa kabila namin, no? Hindi lang masyadong maano kasi malamig at saka okay, so ganyan sa unahan namin, sa ito namin, and may maraming barko na tagihit doon. Tapos may
gantry. Yun, sa taas yun, gantry yan, para sa mga container yan. Yan ang mga balik crane ng mga container ship, river container. Okay, so malapit na tayo dito sa bodega. So ganyan, no? Oh, yun. Pababa, pababa. So sa loob pala, mayroon palang taga file. Oh, may forklift doon. So yan ang ginagawa niya. So pagdating ng kargada dito sa baba, ganyan. Okay. Yan. So kukunin niya ng forklift at saka doon i-file niya doon. Yan. Oh, ganyan lang. So, yan. Aabot ito ng ilang araw kasi oh, tingnan mo, 6-6 na bag lang ha. Oh, so pupunuin talaga yung budiga namin. So yung kagadang na ito ay dadalhin namin sa West Africa, sa Ghana. Okay, so I think that's all. Thank you, babu. Thank you. Like and share.